Ito mga dads, ganito rin ba yung power spray nyo o yung langis nyo? Gaya nakaitim. So, ano bang masamang may dudulot nito? So, kung ganito na mga dads, magpaalam na kayo sa power spray nyo. So, let's go! Good morning mga dads! Welcome again to my channel, Mark TV. At sa araw nito ay hindi tayo mag-aircon, hindi tayo mag-electrical. So ang gagawin natin ngayon, mag-change soil. Yan. So ang i-change soil natin, hindi ako ha, ang i-change soil natin ay isang portable power spray. Ito po, so yung pinagsiservice natin, ito siya. Ito na nga po yung i-change soil natin, isang Kawasaki portable pressure washer. Ang brand, ang model niya ay K302. Ayan. So ito po yung ginagamit natin palinis ng aircon. So sa araw na ito, i-change soil natin siya. So bakit nga ba tayo nag-change soil mga dads? Sa video nito ay tatalakayin natin kung ano ba ang importansya ng pag-change soil at paano ba mag-change soil ng isang portable Kawasaki pressure washer. So kung bago ka lamang sa akin channel, eh huwag nyo kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So tara, kalasin na natin mga dads. Let's go! So gagawin natin mga dads, una tatanggalin natin to. Yung pasokan lang ano. Ikot mo lang siya counterclockwise. Ay, ang ikpit! Ikpit na mga dads. Ayan. So pagtanggal, para pag hinila natin siya, lulusot siya doon. Ayan. Then, adjust lang natin to. Para di masyadong nakaharang. Ayan. Then, tatanggalin natin yung mga tornillo ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mga dads. So, gagamitin na natin siya nito para mas mabilis. Then, itatawag mo lang siya ng ganyan para mahulog yung mga tornillo. Ayan. Ito, kompleto na siya ngayon, yung 6. 6, dapat yung matatanggal nyo. Ayan. So, ganito yung brand ng power spray nyo. Sundan nyo lamang po ito para magkaroon po kayo ng idea. So, tatanggalin pala natin ito mga dads kasi naglalak siya. Ayan. Pataas lang. Yun. Yun. Ayun. Tanggal na. Ayan po yung laman ng isang portable power spray. Ayan. So, pag mag-change soil tayo, mga dads, dito lang tayo gagalaw, dito sa pinakataas. Ito po yung water pump niya. Dito papasok yung tubig. Ayan. Tapos, ito pump niya, papunta dito, lalabas, dun sa gun natin. So, ito yung pinaka-makina niya, o yung pinaka-winding niya, yung rotor niya, para umikot or mag-pump yung water pump natin. Ayan. So, kalagan lang natin, mga dads, ha? Yeah. So gagawin mo lang, may dalawang tornillo siya dito, ayan, 1 saka 2, ayan, ganun lang. Ayan, no? Ilayin mo na siya. Ayan. Nahila mo na siya mga dads dito. Ang kailangan natin dito. Wait lang, maingay mga dads. Ayan. So tatanggalin mo lang itong pinaka tatlong tornillo niya. Ito. 1, 2, 3. So kailangan natin ng Allen wrench. So kukuha lang tayo ng Allen wrench mga dads ha. Let's go. Ito lang nga mga dads. Meron tayong Allen wrench. Ang size niya ay 5 mm mga dads. Ayan. So, lalagay mo lang siya dito. Ayan, syempre, basic na lang to. Ayan, so, pag maikpit siyang ganyan mga dads, ako ang ginagamit ko, yabe. Ayan. So, in-extensive ko siya. So, i-zoom out ko lang kita mga dads. Ayan. So, ilock mo lang siya dito. Then, ikot mo siya ng ganyan. Ayan. Tumuog na siya. Tatanggalin mo lang itong tatlo. So ang mga dads, sa mga kwento ko lang, yung unang power spray ko, umabot siya ng 5 taon. So uminit lang siya nung nakaraan. Ayun kasi chine-change soil ko kasi siya. Tapos medyo napabisi ng mga ilang araw. Wala pa ang extra power spray. Tapos
sunod-sunod yung tawad. Ang nangyari, alam ko naman na nagbago na yung under niya. Hindi pa siya na-chainsaw, mga kadads. Ayun. So, yun. Ang nangyari, nasira siya. Pwede siyang mag-overheat at yung performance niya, pwedeng humina or masira. Ayun. Tapos, ikit mo lang siya. So, mga kadads natin dyan, ng mga veterano, sigurado ko, basic na lang sa kanila to. So, ito lang, idea lang sa mga hindi pa nakakaalam. Paano ba yung mag-chainsaw? Ayun. Pasensya nga pala dun sa nag-message sa akin nung nakaraan. So, nahihiya kasi ako. Hindi ko siya na-replyan. Gusto niya kasi daw magpaano. Ano ba yun? Yung gusto niya, i-training ko siya. Mga kadads, hindi naman ako ganun kagaling. Saka, mahihiyain kasi ako sa personal. sabi ko, mag-aaral na lang siya kung saan kami nag-aaral dati. Ewan ko kung na-try niya, mga kadads. Ayan. Ayan na, mga kadads. Ayan. So, pasinin mo yung langis niya, mga kadads. Yung langis, hindi na langis. Chocolate na, mga kadads. Wait, patong ko lang na. Nakatulong din tong ginawa akong mga upuan. So, ito yung kulay ng langis natin. Ayan. Tingnan nyo yung difference. Ang laki ng pagkakaiba, no, mga kadads. So, pag mga ganyan, yung lubrication ng power spray natin, lalo na yung pump niya dito, hindi maganda yung performance. So, pwedeng nagkakaroon na siya ng parang tubig na lang kasi ito, mga kadads, yung, di ba, yung makina kailangan langis. So, para maganda yung, smooth yung galaw niya. So, dito, napapadali yung buhay ng power spray na ito. Kaya dapat talaga, or kung kadalasan nagagamit, kahit twice a year lang, mga kadads, ay chainsaw natin. So, tatanggalin lang natin, mga kadads, ha. Ito pala, mga kadads, dagdag lang. So, pag mag-chainsaw, gaano ba karami yung dapat mong ilagay? So, ang gagawin mo lang, mga kadads, kung paano mo siya binuksan, ganun mo din siyang babalik. Ayan. So, tandaan na lang natin kung gaano karami yung nandito. So, chainsaw lang na, mga kadads. Let's go! Additional lang, mga kadads, kapag itatapon nyo yung chainsaw nyo, tatanggalin nyo. Tandaan nyo lang to, itong pinaka-bearing niya. Ay, parang bearing. Paano ba tanggalin? So, idadapa mo lang siya. Kita ko lang, mga kadads, ha. Ayan. So, tandaan nyo lang yung pwesto niya. Or ito, mga kadads, ha, no? Tandaan nyo lang kung paano siya nakalagay. Wala ka namang kalito kasi una lang to, tapos yung cover niya itong sa taas. Ayan. So, tatanggalin ko lang ito. Ayan. So, tapos ang gagawin lang natin dito, pupunasan lang natin, then linisan, then lalagyan na natin sa uli ng langis. Tara, mga kadads. Ayan, mga kadads, ang gagawin natin. Papatiktikin lang natin ng konti. Tapos lalagyan natin siya ng konti langis. Then papaandarin natin ng mga ilang segundo lang. Tapos buksan, then tapon natin uli yung langis. Tingnan natin dito para mas mabalawan siya ng maayos. Ayan. So, tingnan natin, mga kadads. Ito, mga kadads, lalagyan natin siya ng konti para mabanglawan lang siya ng maayos. Kasi may mga singit-singit talaga na hindi pa talaga totally malilinis. So, pwede na yan. So, kung marami kang langis, maganda. Ilagay mo na yung dati ng level. Tapos, yan, panda rin muli. Balit lang natin. So, anda lang natin yung extension, mga kadads. Wait lang. Ay, mga kadads, may power na tayo. Tetesting na natin. Papahandarin natin ng mga ilang segundo lang para mabanglawan ng maayos yung dito yung pump natin. Pump motor. Ayan. So, go! Ganun lang kadali, mga kadads, yung banglaw natin. Kasi di naman ganun kalaki yung makina niya o yung pinaka pump niya dito. So, pwede na siya. Kalasin na natin, mga kadads. Bunutin ko lang yung saksak, mga kadads. Ayan. Kakalasin na natin ulit, mga kadads. Sino natin kung nagbago ba yung kulay ng oil na nilagay natin. So, let's go.
Ito na mga dads, ano ba ang naging resulta? Ayun. Tingnan niyo yung kulay mga dads. Ano? Bumula siya, wait lang. I-front cam ko lang na mga dads. Ah, tingnan niyo mga dads na madumi pa rin siya. Kaya ang ginawa natin, binanglawan natin siya ulit. Ayun o. So, kita niyo naman. So, itatapon natin ulit ito. So, let's go. At syempre mga dads, i-blow dry na rin natin siya para yung mga singit-singit niya sa loob ay may labas na natin at malinis natin ng maayos mga dads. Syempre mga dads, tulad ng mga watt power pressure natin sa mga motor natin na ginagamit na service, kailangan talaga na chine-change oil natin kasi yung mga oil natatanggal yung pagka-smooth niya, no, yung madulas niya, parang minsan tubig na lang mga dads, kaya dapat nag-change oil talaga tayo mga dads. At ito na nga mga dads, lalagyan na natin ng oil. Ayan. So nag voiceover na lang tayo kasi may mga batang umiiyak. Ayan. Baka hindi nyo ako maintindihan kung sasabayan ko lang mga dads. Ayan. So i-level nyo mga dads. Ako nile-level ko lang siya dun sa pinaka yung parang bearing niya sa taas mga dads. Pag naka-level na siya, okay na para sa akin mga dads. Hindi rin kasi maganda yung sobrang dami ng oil na ilalagay mo. Wala na siyang breather o hindi na makakahinga yung pump natin o yung motor natin mga dads. Then make sure mga dads na punasan mo tong pinaka o-ring niya mga dads para wala siyang leak na lumabas. Kasi pag dry siya, mas maganda yung kapit mga dads. Ayan, so ilalagay na natin siya. Then yung paglagay pala ng mga tornilyo mga dads, ayan, tulad nito, pag ginigpitan mo siya ng sobra dito, isinagad mo siya, tingnan mo yung ano niya, yung pinaka pitted niya o yung siwang niya, nakatabingi siya mga dads. Kaya dapat talaga pag nagigpit tayo, alternate mga dads, so salit-salita. At kung mapapansin niyo mga dads, yung pagbaba ng ano natin, yung paglapat niya, ayun o, alas pantay na pantay yung level niya. So kinaganda niyan mga dads, may iwasan natin yung leak ng oil natin mga dads, yung tagas. Kaya maganda talaga mga dads na salit-salitan yung pagigpit. Ito na nga mga dads, at ayusin na lang natin yung foam niya. Ayan. So medyo lumiis kasi siya, tapos pag napit mo na siya, ilalagay mo lang siya ng ganyan mga dads. Yan, siyempre konting punas-punas para doon sa mga tumagas na langis mga dads. Ayan. So in-adjust lang natin yung lakas ng cordless natin para hindi masira yung mga thread mga dads. Yun yung mga magic na pangyayari na minsan di mo napapansin, nawawala pala bigla. Ayan. So yung sinisilip-silip ko yung ano niya, yung sa switch niya para sumakto siya dun sa mismo switch niya. Then tatry natin, ayun, okay na siya. Then inilaksan natin yan, ipipit na natin siya, tapos ilalagay na natin yung mga tornilyo. Siyempre una natin lalagay ito para hindi siya mabuwag habang nilalagay natin yung mga tornilyo. Lalagay natin ito sa bitan ng baril mga dad. So yung gun, then konting sapin, konting pagmamahal. Ayan, sapinin natin para di magaskas, tapos ipitan na natin. So mga dad, sana may natutunan kayo sa video nito. So don't forget to subscribe, then click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At syempre kung nagugustuhan itong video nito at may natutunan kayo, ay huwag nyo naman kalimutan ni like ang ating video, ay napakalaking tulong na ito sa ating channel. At syempre ito yung wag na wag yung kakalimutan mga dads, ito. Ayan, kasi marami na rin ako nawala na ganyan na paglaruan ng mga bata. Ayan, so after nun, syempre itatry na natin, sasaksak lang natin itong extension. Ayan, medyo malayo lang, hindi na umabot dito. Maraming salamat mga dads, see you in my next video. God bless!